para sa bayan. Kaya ngayon, ito ang ating katanungan. Sino ang gustong makipaggera kontra China? May dumaang fighter jet, ha? Taas nga ang kamay, please! Taas kamay. Ah, walang natataas ang kamay. Meron bang nagsasabi na gusto natin ng gera laban sa China? Sa issue ng West Philippine Sea, meron ba? Meron ba? Damputin na yan. Parang wala na. Sino ba ang gusto ng debate tungkol sa usapin na ito? Taas nga ang kamay, please. Chacha, ayaw magtaas ng kamay. Inwari ka pa. Sandali lang, sino ho ba ang naghamon ng debate? Sa payo po daw ng mga miyembro ng kanyang gabinete, hindi po haharap, no, sa debate si Pangulong Duterte laban kay former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Sa halip ay yung kanyang tagapagsalita na si Attorney Harry Roque ang siya umanong haharap. Ang tugon ni Justice Carpio so far sa ating mga nababasa, kahit sino ay handa niyang harapin. Talaga bang kailangan ng debate sa issue? At ano ang paksa sa debate? Hindi ba't noong una pa lamang klaro na ang paksa? May mga tao pong nagbibigay ng kulay politika sa issue ng West Philippine Sea at maging sa hamunan ng debate. Kanilang ipinipinta na ito'y sigalot na naman sa pagitan po ng Dilawan at ng DDS. Diehard Duterte supporters. Mawalang galang lang po. Mainam nga po sana na magkaroon ng debate sa pagitan po ng ating Pangulo at ni Justice Carpio. Hindi para gatungan ang away ng kung anumang kulay sa politika, kundi para magkaalaman na at mapag-usapan po ng malinaw, matalino at mahinahon ang napaka-importanteng issue na ito na hinaharap ngayon ng ating bayan. Kung hindi man po haharap si Pangulong Duterte, magkaroon nga sana ng kinatawan ang gobyernong Duterte sa isang harapan na siyang lilinaw sa kung ano ba talaga ang paninindigan ng gobyernong ito sa inilabas na desisyon ng United Nations Convention for the Law of the Sea Arbitral Tribunal sa ating isinampang kaso kontra sa China. Hindi po ba't ito ang issue na pinagmulan ng diskusyon sa nagdaang mga buwan? Ngayon kasi, tila iba-iba na naman ang lumalabas na issue na dapat daw pagdebatehan. Hindi po ito away ng Dilawan at DDS. Hindi po ito issue ng Dilawan kontra DDS. Ito po'y isyung pambayan na napaka-importante. At sa isyung ito, ang atin po lamang dalangin ay magkaisa ang sambayanan sa paninindigan. Nakasalalay po sa isyong ito, sa pananaw po ng inyong lingkod, ang dangal nating mga Pilipino. At sana nga po kayong mga nanonood at nakikinig ngayon sa amin ay magsimula ng manindigan. Ngunit papaano ka nga naman makikialam at maninindigan kung hindi mo man lang alam ang isyong pinag-uusapan at pagdedebatehan? Hindi po gera ang gusto nating mangyari laban sa China. As a matter of fact, labag yan sa ating saligang batas, no? We renounce war. Opo, nasa ating saligang batas po yun. Hindi po. Ipinaglalaban lamang po natin ang karapatan ng mga Pilipino sa legal at mahinahon na pamamaraan. Mga kapatid, kung inyo po maalala, bata pa tayo. Kapag itinuturo po ang Philippine geography, ang turing sa karagatan sa kanlurang bahagi ng bansa ay South China Sea. Hindi po ba?
Bakit ito ngayon ay tinatawag na West Philippine Sea? Ito po'y dahil sa Administrative Order No. 29 na inilabas ng dating Pangulong Benigno S. Aquino III noong Setyembre 5, 2012. Sa naturang AO, inilatag po ng dating Pangulo ang mga probisyon ng batas at prinsipyo ng ating mga batas at international law tungkol sa karapatan at jurisdiction ng Pilipinas sa sakop nating Exclusive Economic Zone o EEZ. Ang Exclusive Economic Zone ay may layong 200 nautical miles mula sa baybayin ng isang bansa. Ang katumbas po ng 200 nautical miles ay 370.4 kilometers. At ang 200-mile Exclusive Economic Zone provision na ito ay nasasaad sa UNCLOS o United Nations Convention for the Law of the Sea o minsan po ay tinatawag din na Law of the Sea Convention o kaya po ay Law of the Sea Treaty. Umabot po ng 9 taon bago nagkasundo ang 160 bansa na pawang mga miyembro din po ng United Nations sa pagkakaroon ng tratadong ito. Layunin ng kasunduan ito na magkaroon ng panuntunan kung papaano paghahati-hatian at pangangasiwaan ang mga karagatan. At nagtalaga din ng mga limits at boundaries sa mga karagatan. Dati-rati kasi, walang limits o boundaries sa aspeto ng marine business at commercial activities sa mga karagatan na nagiging sanhi ng overexploitation ng mga yamang dagat na kung minsan nga ay nagiging dahilan pa ng mga awayan. Kasama po sa 160 bansang pumirma sa kasunduan sa tratadong ito ang Pilipinas at ang China. Naging epektibo ito November 16 ng 1992. Wala man pong ginawang pagbanggit sa naturang Administrative Order No. 29 ni dating Pangulong Aquino, noong mga panahong yun, naging agresibo ang China sa pagpapalabas ng kanilang mga mapa kung saan nandoon ang kanilang tinaguriang 9-dash line. Ito po'y mga guhit o linya na nagpapakita kung gaano kalawak ang sinasabing teritoryong sakop ng China. At ang higit sa 80% ng 9-dash line na ito ay bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Actually po, inanunsyo ng China officially ang 9-dash line na ito noong taong 2009 at binigyan po ng kopya ang United Nations Secretary General. At dahil nga po sa 9-dash line na ito na claim ng China, naging agresibo sila sa kanilang mga aktibidad sa mga lugar na sakop ng EEZ. Nagsimula po sila ng kanilang island reclamation malapit sa Mischief Reef. At noong nga pong 2011, hinaras po nila ang oil exploration vessel ng Pilipinas sa Recto Bank o Reed Bank. Maging ang ating mga maing isda na pumapalaot sa loob ng ating EEZ ay nakaranas din ng matinding pangaras mula sa mga Chinese Coast Guard na nagagawang magpatrolya sa lugar. Ang mga maing isda ng China, sakay po ng kanilang mga dambuhalang barko, ay walang habas na pinagkukuha ang ating mga giant clams sa Scarborough Shoal. Bagay na gusto po sana nating pigilan sa pamamagitan po ng law enforcement. Ngunit, nang sumubok ang ating mga otoridad
na arestuhin ang mga mangisdang Chinese na ito nang himasok ang Chinese Coast Guard. At doon nagsimula ang sinasabing standoff. Naggirian po ang pwersang pandagat ng Pilipinas at Chinese Coast Guard at namagitan ang Estados Unidos para maiwasan ang gulo. At hinikayat ang magkabilang panig na umalis pansamantala sa lugar. Stand down. Sumunod ang Pilipinas, ngunit hindi umalis ang Chinese Coast Guard. At doon nagsimula ang pagkuha nila ng kontrol sa Scarborough. Kung nagkamali man ang gobyerno noon sa desisyon nitong sumunod sa pakiusap po ng Amerika, ito ba'y dapat pagtalunan ngayon? Naging sukdulan po at talamak ang ginagawang paglabag sa batas pangkalikasan ng mga mangisdang Chinese na pumapalaot po sa ating exclusive economic zone. At naging talipandas ang kanilang mga Coast Guard at Militia Sea Vessels. At tuluyan pong inangkin ng China ang Scarborough. Kaya't napilitan nga po ang pamahalaan ng Pilipinas na dumulog sa UNCLOS Arbitral Tribunal noong Enero 22, 2013. At noong July 12, 2016, inilabas po ng Arbitral Tribunal ang kanilang hatol. Ito po ay sa panahon ng panunungkulan ng Pangulong Rodrigo Duterte. At sinabi kung sino ang tama pagdating sa pag-angkin ng karapatan sa West Philippine Sea. Sinabi po ng Arbitral Tribunal na walang valid claim ang China sa katubigan natin sa loob ng EEZ at ang 9-dash line na ito ay walang bisa at walang basihan. At ang isa pang importanteng bahagi po ng desisyon na ito ay ang karapatan ng Pilipinas sa pangangasiwa sa ating Exclusive Economic Zone at Continental Shelf. Ang Continental Shelf ay yung mga lupain sa ilalim ng dagat, seabed at subsoils kumbaga, na nakakabit pa rin sa lupain ng isang bansa. Kaya't ang mga likas na yaman tulad ng mineral at petrolyo ay pagmamay-ari pa rin ng bansang iyon. Nasa atin ang karapatan para sa lahat ng likas yaman ng dagat sa West Philippine Sea. Kung gusto man daw nating sarilinin ang mga ito, ay magagawa natin. At kung gusto man nating makipagtulungan sa ibang bansa para sa exploration ng mga likas na yaman na ito, ay pwede rin. Ngunit, laging nasa Pilipinas ang desisyon. Ang hindi lamang po nasakop ng desisyon ng naturang Arbitral Tribunal ay ang pinagtatalo ng mga isla sa Kalayaan Islands at Scarborough Shoal. Humigit kumulang po 500 pahina ang desisyon na ito ng UNCLOS Arbitral Tribunal. At nitong mga nagdaang taon, nakita po natin at narinig ang ating mga kapitbahay na bansa tulad ng Indonesia, Malaysia at Vietnam na nagsasabi na dapat sundin ang nasasaad sa desisyon na ito. At maging ang mga ibang bansa gaya ng US, Japan, Great Britain, France, Germany at Australia ay nagsasabi ring dapat sinusunod ang nasusulat sa desisyon na ito ng UNCLOS Arbitral Tribunal. Ngunit ang China, na isa sa mga signatories nga po sa UNCLOS, ay hindi kumikilala sa papel na ito. Kaya't ngayon, ginagawa nilang tila floating island ng kanilang mga barko ang Julian Felipe Reef. Patuloy po ang kanilang pagpapalawak sa kanilang reklamasyon sa Mischief Reef. At wala ding patid ang pagtataboy ng mga Chinese Coast Guard sa mga mangisdang Pilipino sa West Philippine Sea
hanggang ngayon, habang ang mga mangingisdang Chinese ang patuloy pong umuubos sa mga isda at yamang dagat na para lang sana sa mga Pilipino. Administrasyon po ni Benigno Aquino III ang nanguna sa pagdedemanda laban sa China sa UNCLOS Arbitral Tribunal. Tama ba ang ginawa ng pamahalaang Aquino sa pagdedemanda laban sa China? Oo nga't walang enforcement mechanism na nasasaad sa desisyong ito ng Arbitral Tribunal. Oo nga't walang desisyon tungkol sa ating claim sa Scarborough Shoal. Ngunit, maliwanag na nasusulat sa naturang desisyon kung ano ang tama at ano ang mali. Kung ano ang ating mga karapatan sa ating karagatan. Tayo ang nasa tama. Tayo ang nasa wasto. At mali ang China. Dapat ba nating ipaglaban ang mga karapang ito? Itong mga karapatan na ito? Dapat ba nating ipaglaban ang mga karapatang ito ng nagkakaisang tindig at tinig? At sa ngalan ng ating lahi at inang bayan, itakwil ang anumang kulay politika at magkaisa laban sa alinmang pagmamalabis ng sinumang dayuhan sa ating mga karagatan? O sundin na lamang? Sundin na lamang natin ang sinasabi ng China simulat sa pool na ang lahat ng ating ipinaglaban at pinagtagumpayan sa United Nations Convention for the Law of the Sea Arbitral Tribunal ay pawang papel lamang na nararapat itapon sa basurahan. Think about it. Ang tambalang matunog sa FM nasa Radyo 5 na. Ted Filon at DJ Chacha sa Radyo 5 92.3 News FM Mondays to Fridays 6 a.m. simulcast on 1 PH.